po kayo. This is Joy and welcome to my channel, aiOme TV. Sa panahon ngayon, posibleng hindi lang pera at pagkain ang suliranin ng tao, kundi ang iba pang pangangailangan na hindi agad matugunan dahil sa kawalan ng supply. Ang mas mahirap kapag nagkaroon pa ng emergency sa kalusugan, tapos walang gamot at imposibleng makapunta agad sa isang doktor o paggamutan. May ilang tips ako na maisi-share batay sa sariling karanasan o kung hindi man ako ay ng ibang taong kakilala ko. At para sa videong ito, ay tungkol lamang sa suka o vinegar na personal kong masasabing amazing talaga. Hindi ko po ito iminumungkahing paniwalaan nyo at gawin, lalo na kung may iba pa naman kayong paraan o magagawa. Maaari rin kasing hindi tumalab sa inyo gaya ng epekto nito sa akin at ng iba pang kakilala ko. Gaya ng alam ng lahat, ang suka o vinegar ay ginagamit na sangkap sa pagkain at pagluluto, mula sa pagiging sausawan ng sitsaron, sausawan ng mangga, singkamas at iba pa, hanggang sa pagluluto ng paksiw, adobo, etc. At kung kayo ay lumaki sa pamilyang isang kahig isang tuka, o malimit, mas maraming kahig kaysa tuka, baka naranasan nyo rin po na ang kaunting suka at kaunting bagoong ulam na. Bukod sa gamit na may kaugnayan sa pagkain, ang suka gaya ng kalamansi ay maaari ring pantanggal ng mantsa ng damit. At hindi ko alam kung para saan, pero may nagturo sa akin noong araw, di ko na matandaan kung sino. At ginawa ko naman dati na maglagay ng ilang patak nito sa huling banlaw ng labada. Parang Clorox lang yata ang peg na pantulong para mas tiyak na tanggal ang unwanted na amoy ng labada. Tapos, natutunan ko mula sa aking ina noong bata pa ako ang mga sumusunod, na para raw mabawasan kundi man matanggal ang mabahong amoy sa may kulungan ng baboy at iba pa, maglagay ng suka sa isang bukas na lalagyan at iwanan lang sa affected area. Hindi ko na matandaan kung effective, pero paminsan-minsan, ginagawa namin ito noon. At sa paghugas naman ng isda bago ito lutuin o ilagay sa ref, hinahaluan ang huling banlaw nito o panghugas dito para matanggal ang lansa. Pwede ring i-dip sa purong suka bago lagyan ng asin kung ang isda ay ipiprito na. Pero higit sa lahat na natutuhan ko noon sa aking ina ang mga sumusunod, na bigla kong naalala dahil narinig ko ang tila nagbibiro bagamat alam kong may sense na pagbanggit ni Senator Amy Marcos sa isang interview ng tungkol sa suka sa Kailokanuhan. Ang paggamit ko nito noon kapag nagkakaroon ng kati-kati. Sa panahon ngayon, sa patutyal o pasosyal na termino, allergy. Yan. Sa katawan, dahil sa uod, sa mga damo sa bukid o kapag nagdapas ng palay at hindi naiwasang nadikit sa mga dahon at iba pa. Bihira kaming magkaroon ng alkohol noon sa bahay dahil sa hirap ng buhay. Kaya vinegar na lang ang ginagamit ko at sa maniwala kayo o hindi, effective naman po ito. Tapos kapag inuubo o namamaga ang lalamunan at hirap sa paghinga, hinahaluan ng suka ang konting tubig at ipinamumumog. Pero sabi ng isang kaibigan kong matanda, mas effective pa raw kung wala ng tubig, kahit isang kutsarang suka lang daw. At tatagalin lang ang pagmumog ng ilang minuto. At syempre pa,
Suka rin ang ginagamit noon ng aking ina kapag may lagnat kami ng aking kapatid. Nagugupit siya ng ritaso o lumang damit. Mas maganda yung cotton. Inilulubog niya ito sa suka na nasa isang platito o anumang lalagyan. Pagkatapos, inilalagay ito sa may noo at maging sa may braso at malapulsuhan. Kapag natuyo na ang mga ito, inuulit niya ang proseso hanggang sa humupa ang lagnat ng may sakit. Mukhang epektibo naman talaga. Sa maraming pagkakataon ng pagkakasakit namin ng aking kapatid, ay ganito ang ginawa ng aming ina. Kayo po, may karanasan ba kayo kaugnay ng suka na maaaring maibahagi? Paki-comment lang po sa ibaba. Malay natin, makatulong tayo sa isa't isa o sa iba sa panahon ng emergency, lalo na sa panahon ngayon. Baka nga maging epektibo ang amazing vinegar. Muli, maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa aking video. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, pasubscribe na po at pakiclick na rin ang notification bell para sa aking mga susunod na upload. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye and mabuhay!